Magandang umaga muli mga kapatid. So atin pong mensahe po sa umaga pong ito, actually ito ay mahaba. Tatapusin natin ito bilang dalawang oras siguro. Mahaba po ito eh, 73 slides po ito eh. Kaya ito ay hatiin natin sa natural na pagkahati. So atin pong pag-aaralan ngayong linggo sa mga susunod na araw ay tungkol sa katanggap-tanggap na pagsamba. Kailangan natin tingnan na meron bang kaisan na ipinakilala ng Diyos sa atin, o divine pattern na dapat natin sundin para po sa ating pagsamba upang maging katanggap-tanggap sa Diyos. So yun po ang ating pag-aaralan. Hindi lahat ng pagsamba ay tatanggapin ng Diyos. Tandaan po natin yun. May mga pagsamba na hindi tatanggapin ng Diyos. Katulad po ng pagsamba ng mga Hudyo, na sinasamba ang pinupuri ang Diyos sa kanilang mga labi, ngunit ang kanilang mga puso ay malayo sa Diyos, hindi tatanggapin ng Diyos yun. O itinuturo nila bilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao, hindi rin tatanggapin ng Diyos yun. So, mahalaga sa atin kung ano klaseng pagsamba ang tinatanggap ng Diyos. Alam niyo, kung tayo po ay mananaliksik sa mga kultura ng mga tao, malalaman natin na sila nanggaling sa isang pinanggalingan. Lahat po naman kasaysayan, lahi ng mga tao. For instance, meron silang tradition na meron nagkaroon ng baha. Lahat ng kultura meron silang gano'n. Meron silang variation, pero meron silang gano'n. Ibig sabihin, sila nagaling sa isang pinanggalingan. At ang tao, bilang tao, ay meron siyang natural na pagnanasa na sumamba. Lahat ay makikita kultura ng mga tao na hindi sila sumasamba. Meron silang sinasamba. Iba-iba nga lang sinasamba nila. Pero sila sumasamba. Meron silang kinikilalang isang bagay o nilalang na mas mataas sa kanila. Ito po'y pinakikilala sa atin sa Biblia. Actually, ito yung isang awit na diuma. As the deer pants for the water, brooks, so pants my soul for you, O God. Isang tao ng Diyos, natural sa kanya na siya sumamba sa Diyos. Pero kahit hindi siya kinikilala ang tunay na Diyos, meron pa rin siya ganong natural na pagnanasa na sumamba. Actually, kung titignan natin, iba-iba ang sinasamba ng mga tao. May sumasamba sa araw. Meron pong isang awit ng isang banda, Here Comes the Sun King, ganyan. Sun God, meron sinasamba ganon. Meron sumasamba sa mga hayop. May sumasamba sa mga tao. At may sumasamba sa tunay ng Diyos. So yun, ang tao po ay may natural na desire sa pagsamba. Dahil hindi kumpletong tao kung wala siyang sinasamba. Yung makikita natin. Pero, kung paano, ano ang ginagawa, at kung sinong sinasamba, yun ang problema doon. Ang katanungan, dapat natin pag-isipan, ang tao ba ay magiging bulang mananamba o tunay na mananamba? Sa ating buhay, may sila. Kung tayo po, obviously, kung tayo magiging bulang mananamba, bulan, hindi maliligtas yun. So ating pagnasain ay tayo magiging tunay na mananamba. Dito sa John chapter 4, verse 23, actually, ito'y gasgas na talata ng pag-uusapan po ay pagsamba. Sinasabi po ni ating Panginoon, subalit naman ating oras at ngayon na nga, nasasambahin ng mga tunay naman, tunay na sumasamba. Kaya nga mas maganda itong salita na yung binabasa ko eh. Ito yung salita na pamilyar sa atin. Sumasamba ang Ama sa Espiritu at Katotohanan, sapagkat inahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kanya. So, inahanap ng tunay na Diyos ay ang mga tunay na mananamba. Kung problema yung mga iba, iba yung sinasamba nila. Kung pumutok ang mga pinatubo, yun natin nalaman na ito yung sinasamba ng mga maluga, di ba? Ito si Apo Malyari kanya eh. So, yung kayo po ay pilid niya Malyari, yun yung pinagalingan na pinito na yun. Apo Malyari, yun na nakatira yun. At sinasamba nila. Kaya sasabihin natin, punta tayo sa Baluga
At madali silang maaralan, di totoo yun. Dahil meron siyang sinasamba. Ang totoo niya, pag ang tao meron ng matagal na sinasamba, mas mahirap yung baguhin. Kaya napakahirap mangaral ng Ebanghelyo. Dahil binabago na siyang bagay na isyon matagal ang pinaniniwalaan ng mga tao. So yun po makikita natin, merong natural na na pagnanasa ang tao na sumamba. Pag binabasa natin ng Biblia, ang pagsamba, ito'y paulit-ulit na sinasabi sa Biblia. Kahit anong bahagi ng Biblia ang ating babasahin, meron siyang sinasamba, sinasabi tungkol sa pagsamba. Kaya ito sa Old Testament, o doon sa New Testament, may mga salita na nagpapakilala sa pagsamba. Ang pagsamba, ito isang malalim na religious awe kanya. Yung parang tayo namamangha. Na ito ay ating pinakikilala sa mga ginagawa natin. Na tayo po ay nagpupuri at naglilingkod doon sa ating sinasambahan. Yun ang ibig sabihin ng pagsamba. Actually, meron siyang low old English na salita, worship. Yan ang pinanggalingan ng worship. Sabihin, galing sa root word na worth. Sabihin, pagkain sumasamba tayo ng anumang bagay o ang Diyos, pinakikilala natin na say, karapat-dapat lamang na ating sambahin. O bigyan natin sa kahalagahan. Kaya pag tayo sumasamba, yung pinapakilala natin sa Diyos ang kanyang kahalagahan, ang kanyang kapangyarihan na dapat natin siyang puwihin. So yun siyang pagsamba, paulit-ulit sa Biblia. Sorry, dahil tinuturo ng tao na sumamba sa Diyos. Pero unfortunately, mayroon mga maling kaisipan sa pagsamba. False idea of worship. Number one, makita natin, no need to worship. Hindi ka na kailangan sumamba kanya ng ibang tao. Dahil ang tingin nila sa Diyos, kailangan ng Diyos ang ating pagsamba. Yun ang ating pagtingin. Kailangan natin sambahin ang Diyos dahil kailangan ng Diyos ang ating pagsamba. Pero sa kanyang mga taong iniisip nila, ang Diyos kanya ay self-sufficient, hindi niya kailangan ang ating pagsamba. So wala nang kailangan para tayo sumamba. Yun isang maling kaisipan. Hindi kailangan ng Diyos ang ating pagsamba. Tandaan natin yun. Kailangan ng Diyos, ng tao, ang sumamba sa Diyos. Yun ang dahilan doon. Hindi kailangan ng Diyos ang ating pagsamba. Kaya inutos ng Diyos na sambahin ng tao para sa atin. Hindi para sa Kanya. Magmampi sa ating pag-aaral, makikita natin yan. Itong klaseng filosofiya na hindi nila binibigyan alaga, na inutosan tayo ng Diyos sa sumumba. Hindi dahil kailangan ng Diyos ang ating pagsamba. Hindi kailangan natin. It's for our benefit na tayo sumasamba sa Diyos. Masin natin natural na pag sinasamba natin ng Diyos, kung tunay tayo sumasamba, ito yung nagbibigay sa atin ng kagalakan. Greatest joy na tayo sumamba sa Diyos. Kasi wala naman tayo ibang pinagagalingan ng dakila at kagalakan. Lahat ng, tingnan nyo, nung palagi natin sinasabi yung joy at happiness, di pareho yun. Mas malalim yung joy kaysa doon sa happiness. Ang happiness dahil sa nangyayari sa iyo, kaya masaya ka kayo. Pero itong joy, ito yung kagalakan ng tao na sumamba sa Diyos. Dito lang nakikita ang kanyang kahulugan bilang tao. Alisin mong Diyos, wala tayong kahulugan. Aratang tayong hayo, natulad ng aso, etc. Ilagay mong Diyos, doon nakikita ang ating kahalagahan bilang tao na nilalang tayo ng Diyos. So, ang pagsamba natin, hindi dahil kailangan ng Diyos. Kailangan natin kaysa kailangan ng Diyos. So, itong pinasabihin ito ay mali na hindi na natin kailangan sumamba kanya. Diba sa Ecclesiastes 12, verse 13, let us hear the conclusion of the whole matter. Ano ba pinag-usapan sa Ecclesiastes? At kagalakan ko lang tayo nagagalit sa kayamanan, hindi. Ito ba yung nagagalit sa kapangyarihan? Hindi rin. Ito ba yung nagagalit sa pagkakaroon ng maraming asawa dahil solo ang daming asawa? Hindi rin. Sa galing sa ating paglilingkod sa Diyos. Yun ang kagalakan at kahulugan ng tao kanya. Fear God and keep His commandments, for this is man's all.
yun lang yung kahalagahan bilang tao ngayon. Na makikita mo, okay, sumasamba sa Diyos. So yun sinasabi na kailangan ng Diyos ng ating pagsambahan. Mas kailangan natin kaysa sa Diyos. Sabihin ng benefit ay nasa atin. O nagagalak ang Diyos pag sumasamba tayo dahil sumusunod tayo sa Kanya. Katulad ng isang magulang na nagagalak pag sumusunod sa Kanyang anak niya. Pero bakit? Pag inuutusan mo ang anak mo, ito'y para sa'yo, para sa Kanya. Ito'y para sa Kanya, di ba? Ganun din ang pag-utusan ng Diyos na sambahin natin siya, ito'y para sa ating, hindi para sa Kanya. Yan ang makikita nating kagalakan sa ating buhay pag tayo sumasamba. Meron pong koneksyon. Ang tunay na pagsamba at sa ating karakter bilang tao. May koneksyon yun. Kaya kapag ang isang relihiyon ay nagtuturo na maling aral, ganun din ang karakter ng mga tao yun. Tingnan niyo ang relihiyon ng mga Muslim, baka sila gano'n. Very aggressive. Hindi sila nagtubili pumatay. Nandun sa kanilang relihiyon nyo. Kaya ganun sila. So, ganun din po tayo. Pag sinasama natin ang tunay ng Diyos, ay meron ding kahalaga, meron ding koneksyon sa ating karakter bilang tao. Ito, pagka, bibalik tayo natin, pagka ang tao umalis sa tunay na paglilingkod, sa tunay na, siya mangyayari sa kanya. Tingnan lang po natin kung ano mangyayari sa tao pag umalis siya sa tunay na pagsamba. Lahat ng kasamaan ay darating sa kanya. Pag hindi siya sumamba sa Diyos. Ginawa sa Proverbs, good understanding gains favor. Pag meron tayong pagkaunawa sa Diyos at sa kanyang kalooban, ito yung mabuti sa atin. But the way of the unfaithful is hard. Kanya. Pag umalis tayo sa Diyos, mahirap ang maging buhay mo. Tingnan yung mga Gentiles sa Romans chapter 1, 18 to verse 32. Nang umalis sila sa Diyos at sinamba nila ang kanilang Diyos-Diyosan, ano nangyari sa kanila? Kung babasahin natin yan, sila'y nagkasala. Sila'y naging masama. Dahil umalis sila sa paglilingkod sa Diyos. Yung paglilingkod natin sa Diyos, nagtuturo sa atin yung tamang daan na dapat nating lakaran. Pag umalis sa Diyos, ano mangyari sa iyo? Yung sarili mo kahit pa. At ano mangyayari sa taong gano'n? Diyan yung mapapasama. Mamasahin natin ang Romans chapter 1. Ano nangyari sa mga Gentiles? Bakit naging karoon ng bakla sa Sodom at Gomorrah? Dahil ang mga tao doon, hindi sila sumasamba sa Diyos. Sa Romans chapter 1, simula po tayo, na po, mahaba lang po, pagtsaga natin. Ito ating mababasa. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng mga tao. Na sa pamamagitan ng kailang kasamaan ay pinipigil ang katotohanan sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, yamang itipin hayag ng Diyos sa kanila. Walang nila, kilala nilang Diyos. Mula pa ng likahin ang sanglibutan ng kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagaman hindi nakikita ay naunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang matahila. Sabi, kahit hindi natin nagbabasa ng Biblia, pag tuwi ka sa paligid, wala mo may Diyos. Yan ang sinasabi nito ni Pablo. Sapagkat kahit kilala nilang Diyos, siya hindi nila nilulahati bilang Diyos. Di pinasalamatan man, kundi naging walang kabuluhan ang kailang mga pangatwiran, at ang mga puso nilang walang karunungan ay nagdilim. Ano nangyari sa kanilang kaisupan? Hindi man nilang Diyos eh. Saan nagdilim. Ganyan. Sa pag-aaking marunong, sila ay naging mga hangal. Ipinagpalit nilang kalalati ng Diyos na hindi nasisira sa mga himahing kahawig ng tao na nasisira, na mga ibon, na mga hayop, na mayapat na pa at gumagapat. Kaya natin nalalaman ng Biblia totoo eh. Pag tumingin ka sa kultura ng mga Grego, di ba may mga Diyos sila? Pag tumingin ka sa kultura ng mga Egyptian, ganun din. Sa mga Romano, ganun din. Yun ang mga Gentiles na pinagpalit nila ang kalalatian ng Diyos. Kaya dahil sa mga pagnanasa na kailang puso, ay nayaan silang Diyos sa karamihan upang lapastangan ang kailang mga katawan sa kanilang sarili. Ito ang mangyayari sa atin pag umalis tayo sa Diyos. Katulad ni Adam at ni Eva,
Nang sila'y sumalang success, pinabayaan sila ng Diyos. Sige, gusto niyong gawin. Ganito rin nangyari, pinabayaan sila ng Diyos. Ayaw niyo kanyang sumunod sa akin, so bahala kayo. Ano nangyari sa kanila? Galingin po natin. Sapagkat pinalitan nila ang kasinungalingan, ang katotohanan ng Diyos. At sila'y sumamba at naglingkod sa minalang sa halip na sa lumalang na siyang pinupuri magpakilanman. Amen. Ano nangyari sa kanila? Tuloy po natin. Dahil dito'y inayasin ng Diyos sa mga mahalay na pagnanasa. Pinagpalit ng kailang mga babae ang likas ng pakikipagtalik sa dilikas. So saan nanggaling ang bakla at tomboy? Hindi galing sa Diyos. Galing sa tao. Dahil sila yung umalis sa katotohanan ng Diyos. Itong sinasabi sa atin dito, hindi sinungaling ito. Ah, sa verse 27, at ngayon din naman ang mga lalaki nang iwan ng likas na pakikipagtali sa mga babae ay nag-alab sa kailang pagnanasa sa isa't isa. Gumagawa ng kahalayan ng mga lalaki sa kapwa lalaki at tumatanggap sa kailang sarili ng kaparusahan ng kailang pagkakamali. Alam pa, naging kasalanan nila sa verse 31 hanggang matapos, nakita natin ang kailang naging kasamaan. Dahil umalis sila doon sa tunay na paglilingkod sa Diyos. So, sila naging masama. Dahil sila yung umalis sa Diyos. Kanya. So, ito na tapang mahalaga yun. Ang paglilingkod natin, pagsasamba sa Diyos, ay may kaugnay sa ating karakter bilang mga tao. Kung tayo tunay na sumasamba. Kasi rin niya yung keyword, genuine worship. Yung tunay na pagsamba, may kaugnayan sa ating karakter pag-uugali. Mayroon din pong mali kaisipan, ako'y natatawa. All human activity is worship. Hindi totoo yun. Common sense lang, mali na yun. Ang pagsamba kasi ay pagbibigay ng papuri. Pupuri. Meron kang ginagawa na pinupuri mo yung sinasamba mo. So, dito po, sasabi kasi nila, ang pagsamba lang ako ay damdamin lang. So, kahit ano po ginagawa mo kanya, doon yung damdamin mo, ikaw sumasamba. Hindi totoo yun. Ginan nyo dito sa si Abraham, sa Genesis chapter 22. And Abraham said to his young man, stay here with the donkey, and the lad and I will go yonder and worship, and we will come back to you. Sumamba sila. Sumamba pa sila na pumunta doon sila sa lugar. Hindi. Hila siya sumamba. Nagpumunta sila doon sa lugar na sinabi ng Diyos. Yung bang pagpunta nila doon sa lugar na yun ay pagsamba? Hindi. Hila siya sumamba. Nagpumunta sila sa Mount Moriah. Tulad ng sinabi ng Diyos. Doon ang pagsamba. So hindi lahat ng ginawa ni Abraham papunta sa bundok na sinabi ng Diyos ay pagsamba. Nandun lang sila sa bundok, doon sila sa mambangan niya. Kung di totoo yan, di lahat ng ating ginagawa ay pagsamba. Tuloy po natin. Itong mga wise men na pumunta sa Bethlehem para sambayin ang ating Panginoon. Yung mga pagpunta nila doon ay pagsamba lang. Yung pagtatang nila doon kay, ano, kay Herod, yung may pagsamba lang? Hindi, tingnan natin. Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, wise men from the east. Ito yung mga Gentiles came to Jerusalem saying, where is he who has been born king of the Jews? Siguro narinig ito ni Herod, yung tagalit siya. Dahil siya lahari ng Israel sa panahon na yun. For we have seen his star in the east and have come to worship him then. Kung doon siya pumunta sa bahay, doon sila sumamba sa ating Panginoon. Pero yung pagpunta nila doon, yung pagtatanong nila, hindi pagsamba yun. Nung sila'y pumunta doon sa bahay. Tandaan natin sa Matthew chapter 2, wala na siya sa sabsaban. Siya'y nasa bahay na. So yung pong Belen, ano, mali yung Belen na yun. May dalawang taon doon nakaraan. Hindi na siya kapapanganak. Nung makarating sila sa Bethlehem. So hindi lahat ng pagsamba, ginagawa natin, ay pagsamba. Ako natatawa ako eh. Paano kung nasa CR ka, sumasamba ka ba sa Diyos? Hindi yan. Pagsamba ka. Ano klase yung pagsamba yun? Lahat ba lang ginagawa? Hindi lahat. Lahat ng ginagawa natin kung minsan ay paglilingkod. Kahit nagtatrabaho tayo sa kusina, kung tayo nagtatrabaho ng maayos, yun ay paglilingkod sa Diyos. Kaya sa sinasabi sa Biblia, pwede ka sumasamba. Pagpapalaki mo ng anak mo sa maayos na paraan,
Ayon sa sinasabi ng Biblia, hindi paglilingkod sa Diyos, pwede pagsamba yun. May particular na panahon at particular na paraan na sinasabi sa atin na sinasabi yung pagsamba. So, hindi rin po kaisipan na ito ay naniligaw. Ito pa ang pinakamasama. Worship as you please. Alam niyo nangyari dyan, man-centered na pagsambayan, hindi ang Diyos. Meron pong isang halimbawa sa Biblia, nung namatay si Solomon, dahil sa kanyang kasalanan, na nagkaasawa siya ng hindi taga-Israel, at nagsimula siya sumama sa Diyosan, pinurusahan siya ng Diyos. Nahati ang kaharian sa dalawa. Yung Kingdom of Judah, yung Southern Kingdom, at saka yung Kingdom of Israel, the Northern Kingdom, yun ang 10 tribes, ito yung 2 tribes. Nahati sila. Sa Judah, si Rehoboam, na anak ni Solomon, at doon sa Israel, si Jeroboam. Ititignan yung pangalan nila, yung una lang ang nagkaiba, di ba? Jeroboam at saka Rehoboam. Then sila din ang naging hari. Ano nangyari doon sa Northern Kingdom? Ano nangyari doon sa Akarian na yun? Si Jeroboam ay naggawa ng sa kanyang sariling paraan ng pagsamba. Kahit na sila nagkahiwalay, pwede pa rin silang pumunta sa Jerusalem para sumamba ayon sa sinasabi ni Pops ni Moses. Pero si Jeroboam, siya ay gawa ng sariling pagsamba sa Northern Kingdom. Pinalitan niya yung pinag-uutos sa aklat na kausa ni Moses, yung makikita natin. For instance, ito ang kanyang ginawa. Doon sa 50th day of the 8th month, katulad ng isang feast sa Judah na nag-aayin ng ayin sa templo, siya rin yung ginamuha niya, kaya lang siya nag-aayin sa mga ginintuwang baka. Hindi sa Diyos. At hindi sa Jerusalem, kundi sa Bethel. So pinalitan niya yung lugar, pinalitan din niya yung paraan. Doon sa Jerusalem, sila yung sumasamba nag-aayin sa Diyos. Dito si Jerome, si Jeroboam, itong ginawa niya. Yun ang ginawa niya. So pinalitan niya yung paraan at lugar ng pagsamba. At sa Jerusalem, ang mga Levites, ang mga sacerdote. Si Jeroboam, naglagay siya ng sarili ng sacerdote. Hindi ayos sa kausa ni Moses. So pinalitan niya yung pagsamba. Ito ba yung naging kalugod-lugod sa Diyos? Hindi. Mapapisahin natin si Jeroboam, 20 times siyang pinagsalitaan ng Diyos. Hindi tinanggap ng Diyos sa kanilang pagsamba. Sila'y tinakwil ng Diyos. Eventually, sila'y naging alipin ng Assyria at nag-disappear sa kasaysayan. So, tinanggap pa ng Diyos yung pagsamba ni Jeroboam, nagawa siya ng sariling pagsamba. Hindi. Nireject siya ng Diyos. Kaya ito yung isang alimbawa sa atin na hindi tayo pwedeng sumamba kung gusto na, paano natin gusto sumamba. Sa Romans 15 verse 4, it is an Old Testament, whatever things were written before were written for our learning. Matuto tayo kung gayahin si Jeroboam. Nagkagawa tayo sa sariling paraan ng pagsamba. That we, through the patience and comfort of the Scriptures, might have hope. Scriptures, Old Testament yan. Wala pang New Testament, sinusulat yan. Pero matututo tayo kay Jeroboam na hindi tayo maaaring sumamba kahit anong gustong paraan ng ating pagsamba. So 1 Corinthians 10 verse 11, now all these things happened to them as examples, and they written for our admonition upon whom the ends of the ages have come. So tingnan natin, no? Hindi tayo pwedeng sumamba kahit anong paraan. Yung makikita natin yan. So punta tayo sa New Testament worship. Ano ang pinag-utos sa atin na pagsamba sa bawat tipan? Yun ang ating pag-aralan. Dahil yung binasa natin kanina, but the hour is coming and now is, when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking us to worship Him. Kung tayo pong itao na may takot sa Diyos, mahalaga sa atin yan. Nang siguraduhin natin na tayo mga tunay na mga sumasamba sa Diyos. Na tayo sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Yun ang inahanap ng Ama. Kaya ang Diyos, hindi siya interesado
kung gano'n tayo karami, hindi siya interesado doon. Siya interesado sa mga tao sumasamba sa kanya sa spirito at katotohanan. Sapagkat yun ang mga tunay na sumasamba. At yun ang hinahanap niya. Hindi man maganda kung kasama tayo doon sa mga yun. Na tayo tunay na sumasamba sa Diyos. Ano ba yung elemento ng tunay na pagsamba? Balik po tayo sa John chapter 4, verse 24. God is spirit. Hindi sinabi, God is soul. God is spirit. Katulad din tayo ay spirito. Kung ano ang Diyos, kawin natin siya. Meron siyang kaisipan, meron tayong kaisipan. Meron siyang damdamin, meron tayong damdamin. Meron siyang pakirandam, meron tayong pakirandam. Katulad natin ng Diyos, ay ganun pa nga. And those who worship Him must. Yung po salita yung mahalaga eh. Must. Kailangan. So kung hindi ganun ang paraan ng pagsamba mo, hindi ka tatanggapin ng Diyos. Must worship Him. Worship in spirit and truth. Yung spirit po yung small letter S yan. Tumutukoy sa ating spirit o this is Holy Spirit. So, sino ating sasambahin? Who is the object of our worship? Ang Diyos. Yan ang ating object. Siya ang ating sinasamba. Yan ang sinasamba ng ating sarili. Yan ang sinasamba ng isa't isa. Ang sinasamba natin ay ang Diyos. Yan ang ating object na ating pagsamba. So, sabi nito, in spirit, ang ibig sabihin, we have the correct attitude pag tayo sumasamba. And truth, yung ginagawa natin, dapat ang doon sa salita ng Diyos. Yun ang tatlong elemento ng tunay na pagsamba. Unang-una, ang Diyos ang ating sinasamba. The moment na pumunta tayo rito at nagsimula tayo sumamba, kalimutan natin lahat. Ang ating attention ay sa Diyos na natin niya. Ito lamang ang tanging panahon na siya, ang attention natin nasa Diyos. Yan ang sapagkat sa ating object. Ano ang ating damdamin, ang ating kaisipan habang tayo sumasamba? At anong ginagawa natin? So mahalaga kung anong ginagawa mo, paano mo siya ginagawa? At tulad sino sinasambahan mo? So yan ang tatlong bahagi ng tunay na pagsamba. Pag tayo sumasama, dapat ang yung tatlong yan. Pag wala yung isang dyan, hindi tunay na hindi. Kukulang yun eh. Yan ang kompletong pagsamba. Yan ang tunay na pagsamba. Diyos ang ating sinasamba na tayo nasa tamang kaisipan at disposisyon ng ating pagsamba. At tama yung ating ginagawa. Siya ang ating dapat lang na sambahin. Wala nang iba. Naging dalas po yan po. Magkawali yung kamay. Dito po, hindi malabo na yung ating ano eh. Ah! Sa tatarasyon, ito ang ating Panginoon. At doon sa mataas sa bundok. Jesus said to Satan, na ibig sabihin ay kaaway. Again, the devil took him up on an exceedingly high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. Alam niyo, siya talaga sinungaling si Satanas eh. Yung mga kaharian ay hindi kay Satanas. Ito ay sa Diyos. And he said to him, all these things I will give you if you will fall down and worship me. Ganyan. Lahat ang nakikita mong kapibigin sa iyan. Kung ikay malulod at sasama sa akin. Then Jesus said to him, away with you, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God and Him only shall serve. Hindi natin pwedeng sambahin ng sino man, kundi ang Diyos lang. Ito sinabi ng ating Panginoon, pinatunayan na si Diyos. Dahil sa kanyang buhay, ay hindi tumatagap ng pagsamba. So ang Diyos lamang kanyang dapat paglingkuran at sambahin. Tingnan yung dalawa. You shall worship the Lord your God, Him only you shall serve. Pagkaba yung dalawa. Ang pagsamba ay paglilingkod. Hindi lahat ng paglilingkod ay pagsamba. So sinasabi rito, ang Panginoon lang na Diyos ang ating dapat sambahin, ang Diyos lang. Yan ang Ama. At dyan din ang Anak. At dyan din ang Espiritu Santo. Yan ang nagkakaisang Diyos. Hindi ba? Merong pagkakapareho dahil sila ay pare-pareho nasaan niya ng Diyos. Pero meron siyang distinction na iba-ibang persona
ang nasa Diyos. Iba yung ama sa anak, iba yung anak sa ama, iba yung anak sa Espiritu, ama sa Espiritu Santo, etc. Three distinct personalities. Pero sila nagkakaisang Diyos. So dito sa Ephesians 1 verse 3, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. God, kanya. Doon sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Kasama siya ng Ama. And the Word was God, kanya. So katulad ng Ama, ang anak ay Diyos. So Espiritu Santo rin, Acts chapter 5, 3-4. Sabi ni Pedro, bakit ka nagsinungaling sa Espiritu Santo ngayon sa verse 3? Sa verse 4, hindi ka nagsinungaling sa tao, kundi sa Diyos, kanya. So si Espiritu Santo ay Diyos. Dahil sabi, hindi nagsinungaling sa Espiritu Santo. Hindi sinabi nagsinungaling sa Ama o nagsinungaling sa anak, kanya. Ang sabi niya, nagsinungaling sa Espiritu Santo, kanya. Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kung yan ang object ng ating pagsamba. Hindi natin pwede paghiwain walang niya. Pag sumasamba tayo sa tatlo, hindi sa isa. Yan ang siya, yung nagkakasyang Diyos ang ating sinasamba. Yung makikita natin. In Psalms chapter 18, verse 3, I will call upon the Lord who is worthy to be praised. So shall I be saved from my enemies? Ito yung isang awit, di ba? Hindi natin na-recognize. Yun ang isang psalm. Pero kung gano'n ang pag-awit ng mga audio, hindi natin alam. Yung pag-awit natin, Western style yun eh. Lahat ng ating pag-awit ngayon eh, Western style. Yung mga audio, meron siyang sariling paraan na pag-awit. So sabi rito, I will call upon the Lord who is worthy to be praised. Kaya lamang ang dapat nating sambahin ng Diyos. So dahil ang Diyos lang pwede natin sambahin, yung ibang mga Diyos tinatanggap din natin dapat sambahin yun. Ang Diyos lamang ating sasambahin. Yung mga Kristiyano sa Apocalypse, sila namatay. Bakit? Hindi sila sumamba sa Emperor. Dahil sila yung sumasamba lang sa Diyos. Dahil yun lang, ang Diyos lamang ang dapat nating sambahin. Ang mga anghel, hindi pwede sambahin. Ang mga anghel, mas mataas sila kisa sa atin. Dahil sila katulad ng Diyos ay purely spiritual. Sila spirito lang. Wala sila physical na katawan. So tayo nila lang na mas mababa sa mga anghel. Dahil tayo may physical na katawan, sila hindi wala. Katulad lang sila ng Diyos, ng Espiritu. Tingnan natin dito sa Revelation 22 verse 8. Si John ay sumamba sa anghel. Ang anghel talaga may pakpakyan. Yan ang description sa bago sa Biblia. Now I, John, saw and heard these things, and when I heard them, so I fell down to worship before the feet of the angel who showed me these things. So sumamba. Kaya sabi ng anghel, and he said to me, see that you do not do that, for I am your fellow servant. Kaya kayo naglilingkod sa, ako rin ay naglilingkod sa Diyos. And of your brethren the prophets, and of those who keep the words of this book, worship God. So, may makita ng anghel, hindi mo siya pwede sambahin. Dahil may mga anghel ngayon, sabi niya, sambahin mo ang Diyos, worship God. Hindi natin pwede sambahin ang mga tao. Tandaan natin si Cornelius, di ba? Eh, at saka doon sa Transfiguration, anong gusto gawin ni Pedro? Sambahin yung tatlo. Sabi po natin. Then Peter answered, alam niyo si Pedro, ang kanyang karakter, mabilis siyang magsalita, na hindi nag-iisip. Then Peter answered and said to Jesus, Lord, it is good for us to be here. If you wish, let us make here three tabernacles. One is for you, one for Moses, and one for Elijah. Sige, kagawa tayo tatlong tent. Kung sino gusto sabay, bahala yung tao. Yan ang gusto ni Pedro eh. Ano sabi ng Ama? While I was still speaking, behold, a bright cloud overshadowed them. And suddenly a voice came out of the cloud saying, this is my beloved son in whom I am well. Please hear him. Ganyan. Hindi si Moses, hindi si Elijah ang aking anak. Hindi natin pisang-sambahin si Moses. Dahil naman siya kadakilang lingkod ng Diyos o si Elijah. Pinagbawalan sila ng Ama, di ba? Nagawin ni Pedro yan. Ano ang bagay na magiging balaki at mas bigyan natin ng halaga kaysa sa Diyos, yun ay pagsamba sa Diyos-Diyosan.
hindi natin binibigyan ng pansin masyado yan, pero kailangan natin isipin. Dahil ang Diyos lamang ang dapat nating bigyan ng pagsamba. Yun sa NIV. Kaya pera man yan, ang ating trabaho, ang ating pamilya mismo. Kung mas binibigyan natin ng ating pamilya kaysa sa paglilingkod sa Diyos, hindi tayo naglilingkod sa Diyos. Pero dito po sa NIV, sa Luke 16 verse 13, doon po sa pera sila sa no servant can serve two masters. So either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. Hindi tayo pag nagtatrabaho, hindi ka naman sumasama sa pera. Nagtatrabaho lang, kailangan mo kasi yung pera. Pero pag nabibigay na masyadong pagpapahalaga sa bagay na yun, pinaglilingkuran mong pera. Ay, kaya hindi ka na naglilingkuran sa Diyos. So, hindi natin pwedeng gawin yun. Ang ating pagsamba lamang ay sa Diyos, exclusively. Yung iba mas, hindi ganun kasing halaga ng Diyos. They come down under God. Hindi siya mataas kaysa sa Diyos. Hindi natin pwedeng sakripisyo ang Diyos, ang limang mga bagay niya. Hindi sinasabi ng banal na kasulatan. Dito tayo magtatapos at tapusin lang po natin ito. Tapos sa susunod, yung pagsamba na may katotohanan. Ano yung ibig sabihin na tayo sumasamba? Yung Espiritu. Ito po si Hendrickson, may isang commentary. Ito po. Pero ito, itake ka isipan ng tao. Pero tignan natin. That the entire heart enters into the act. Yung puso ng tao, yun ang ating kaisipan. Kasama ng ating damdamin. Hindi ito may tibok-tibok. Wala namang ginagawa yan. Nagsisirgan ka ng dugo yan. Walang kinang... Although pag nagagalit ka, kaya na sumasakit ang dibdib mo, dahil mo bumibili sa tibok niya, kailangan mo ng maraming tugo. Actually, walang kaugnay sa ating damdamin. O kaya si Lenski, ganun din, the whole soul is thrown into the worship. Ang buong pagkatao mo ay nakatoon sa iyong pagsama sa Diyos. Ito yung dalawang, hindi Kristiyano yan. Hindi ko alam kung anong religion din o anong denominasyon. Pero yung sinasabi niya na. Ang sinasabi niya, ito ay isang sinserong disposisyon ng isang tao. Ang kanyang kaisipan, gano'n. Siya ay sincere. Ang kanyang kaisipan ay dalisay, tunay, na sumasama sa Diyos. Hindi lang yung ginagawa natin. Ano yung behind yung ginagawa mo? Kasi yung ginagawa natin, hindi natin lang kung ano nakakaisipan ng gumagawa. Pero ito, yung buong kaisipan mo kanya at ang buong damdamin mo kanya ay nasa Diyos. Sabay kayo sumasama. So yun ang isang bagay na sinasabi ng mga tao niya. Yan kaya ito totoo. Tingnan natin. Ito yung dalawang talata. Ito yung isa sa Old Testament. Isa sa Bagong Tipan. Dito sa New Testament, sabi niya, worship in spirit. Pareho silang may katotohanan. So ano ang counterpart ng spirit sa sinabi ni Joshua? Sabi nito, kaya nawala. Insincerity kanya. Sabi-sabihin, pag tayo sumasamba, with whole sincerity, yung talagang gusto mong gawin, gusto mong maglingkod, gusto mong pumuli sa Diyos. Yan ang spirit part ng pagsamba. Hindi tayo robot na nakaupo, umaawit, robot. Hindi tayo ganun. Pwede kang umaawit mechanically. Maawit ka lang. O mechanical singing yun. Hindi yun spiritual singing. Mechanical lang, umaawit ka lang. Wala naman siyang damdamin, no? Pag kayo nakikinig sa isang singer, at siya yung maawit mechanically, makikita mo yan. At makikita mo yung singer na maawit na buong sincerity ng pag-awit niya, makikita mo rin yan. So ganun din sa ating pagsamba. Ang ating pagsamba kailangan with pure sincerity ngayon. Nakatoon ang ating pagsamba sa ganun paraan. Yun sa isang ginagawa po natin. Kumisan mahirap din gawin, di ba? Pero kailangan natin gawin. So Lord's Supper, anong ginagawa? Lord's Supper, anong ginagawa? Kumakain lang tayo doon sa tinapay, tumiinom. Yun ang mechanical part. Pero anong behind na kung gagawin yun?
Therefore, whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner. Hindi pinag-uus kasi ibang mga kapatid na nalaro sila. Sana maging karapat-dapat ako. Kailanman di tayo karapat-dapat. Ang sinasabi ito yung paraan ng ginagawa. Ano siya ginagawa? Kasi ang ginawa ng mga taga-Korinto, ginawa nilang pagkain talaga. Will be guilty of the body and blood of the Lord. Binabali, walang halagan yung kanya, yung sacrifice ng ating Panginoon. Let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. For he who eats and drinks in an unworthy manner, eats and drinks judgment to himself, that discerns the Lord's body. Sa inyo naman yung mga commentator na nagkakagulo sila sa Lord's body, sabi, church, hindi church yun. Walang magkaugnay ng Lord's Supper sa church. Maliba lang dito natin ginagawa. Ang kaugnay ng Lord's Supper, doon siya katuan ng ating Panginoon. Pag hindi natin ginawa ito sa sinserong paraan kanya, hindi natin tunay na naunawaan yung kamatayan ng ating Panginoon. So, habang gumagawa tayo ng Lord's Supper, ang ating kaisip ay nasa kanyang kamatayan. Nagpapasalamat tayo at sinamatay para sa ating kaligtasan. Yan ang purpose ng Lord's Supper. It's a memorial para maalala natin. Paano nakalimutan mo? Nakalimutan mo naman siya sa'yo. Ayun ang problema din yun pag nakalimutan ko na. Paano kung maawit tayo? Pwede ka rin umawit mechanically. Maawit ka lang. Sabi ni Paul, ito po ay mas magbibigay na lang pa sa pangalang bahagi. What is the conclusion then? I will pray with the Spirit. I will pray also with the understanding. Magkaiba yung dalawa, di ba? Iba yung understanding, iba yung Spirit. Hindi Espiritu Santo yan, Espiritu mo yun. I will sing with the Spirit. I will also sing with the understanding. So, abang umawag, kinaunawa mo. Pero meron ding behind is yung ginagawa mo kanya. Ang kaibong puso umaari. Bisa magbibigay tayo ng emphasis sa mechanical sound. Okay naman yan. Para maayos yung ating pag-awit. Pero dapat tayo umawit sa tamang paraan at doon sa tamang spirito. Tunay tayo magbibigod na umaawit habang ginagawa natin. Hindi rin tatanggapin ng Diyos ang isang mayabang na pagsambahan. Alam niyo yung parisyet, yung ano, nanalangin sila, di isa mayabang. Sabi po natin, marami na tayo matapos. And he spoke this parable to some who trusted in themselves that they were righteous and despised others. Tayo po yung nasa tamang pananampalataya. Totoo yun. Pero wala na tayong karapatan na i-despise natin iba. Dahil sa totoo, pareho lang tayo eh. Ang atin, maswerte tayo, nakita natin katotohanan, pinatawag tayo ng Diyos. Two men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank you that I am not like other men, extortioners, unjust, adulterers, or even as this tax collector, kanya. I fast twice a week. I give tithes of all that I possess. Wala masama doon sa ginagawa niya. And the tax collector, standing afar off, would not so much as raise his eyes to heaven, but beat his breast, saying, God, be merciful to me, sinner. So siya yung tinanggap ng Diyos. Hindi siya nangyayabang siya. Alam mo, Diyos, ganito ako. Hindi siya naman. Pagtawahanin mo ko, Diyos, may magsalanan kanya. Sabi ng Panginoon, I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. For everyone who exalts himself will be humbled, and he humbles himself will be exalted. So ito, sumasamba tayo. Tayo sumasamba bilang magpapangumpa sa harapan ng Diyos. Kinikilala natin na tayo ay pinatawad niya. Kaya lang tayo naging matuwid dahil pinatawad niya. Hindi rin tatanggapin ng Diyos ang political worship. And sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 15, sabi niya, tamang sinasabi ng Espiritu Santo kanya sa kanila.
Ako yung sinasamba ng mga tao ito sa kailang mga labi, o ito kailang mga puso, yung malayo sa akin. Sa susunod versikulo, walang kamulungan ang pagkasamba nila sa akin na gumagamit ng utos ng mga tao bilang kailang kautusan. Ganyan. Ibig sabihin, kung sumasamba ka, hindi mo ginagawa yung sinasamba mo, kaya malayo puso mo sa Diyos, hindi rin tatanggapin ng Diyos yung ganong klaseng pagkasamba. Pinakahuli. Ito rin po ay tukso sa iba. Kumisan, sumasamba tayo para bang gusto nating makapa-impress sa tao. Hindi dapat yun. Sa Matthew 6:1, take it that you do not do your charity. Otherwise, you have no reward from your Father in heaven. Therefore, when you do a charitable deed, do not sound a trumpet before you as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory from men. As surely I say to you, they have their reward. Kung kayo isang leader, isang leader ka lang. Hindi ka magpa-impress, yarap ka ng galing. Kung kayo mangangaral, nangangaral ka lang. Hindi ka nagpa-impress kung gano'n ka kagaling. Hindi tatagapin ang Diyos yun. At kaya ganun ang ating rayon eh. And when you pray, you shall not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the corners of the streets, that they may be seen by men. Surely I say to you, they have their reward. Moreover, when you fast, do not be like the hypocrites with a sad countenance, for they disfigure their faces, that they may appear to men to be fasting. Surely I say to you, they have their reward. So ito yung mga maling espiritu ng pagsamba. Pag tayo pumunta sa pagsamba, nakatungon ng ating buong pagkataon sa Diyos. At sa buong kapakumabahan, in all sincerity, tayo nagpasamba sa Kanya. Yan ang tatanggapin ng Diyos. Sa susunod, mga kapatid, pangalang bahagi, actually, di lang pangalawa ito. Tingin ko, ilang bahagi itong sermon na ito. Titingnan natin kung ano yung tamang paraan ng pagsamba, ano dapat natin gawin, ano mga gagawin natin sa ating pagsamba. So ito po ang ating mensahe po sa umaga po ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig.